Oro, Miss Mac na mga kababayan, yung ating mga magigiting na congressmen. Sa mga kwentong marites ni Inday, bakit naman na niya, Mr. Maravillas? Tinawag mong kwentong marites. Yan mismo ang description ng mga congressmen. Kasi yung mga sinasabi po ni Inday, lahat man lang niya haka-aka, baseless, madaling sabi po, defense mechanism niya. Kasi umiiwas nga po siyang matanong. Sabi nga natin, pag ang tao po tinatanong lang, galit agad at umiiwas sa mga nagtatanong, manifestation po na may tinatago pong karumaldumal. At yung mga tinatagong karumaldumal po, sumingaw na nga po, nakalkal na ang kuwa. Yung mga nakalkal po, na nabulgar po sa congressional hearing, sa budget briefing ng Office of the Vice President, hindi man po yun kagagawan ng mga congressmen. Kagagawan po yun lahat ni Inday. At ang nakadiscovery po, yung kuwa, nagagalit po si Inday sa Congress. Paano siyang magagalit sa ano sa mga congressmen? Lalo po, tinuturo si Martin Romualdez yung salary. Pinapalabas ni Inday, mga kababayan, sinisiraan siya ng Congress kasi yung vice presidente niya, siyempre, ang perception tatakbo na pangulo. Yan mga kababayan ang narrative ni Inday. Kaya daw siya sinisiraan. Yan gumawa mga kababayan ng kasiraan. Kumbaga nasisira siya. Pati yung kanyang pamilya po, buong pamilya niya nasisira. Siya man lang po ang gumawa. Sila yung gumawa ng kasiraan nila. May iaakusa ba sa kanya yung Congress kung alimbawa ganun ang kanyang iniisip, ang kanyang sinasabi? May iaakusa ba sa kanya yung Congress kung wala siyang ginawa? At yung mga nadiskubre sa kanyang pamamahala sa DepEd po, kuwa yung nakadiskubre. O ngayon, iwas po soy si Inday, binakbakan niya yung Congress. Imbes na magpaliwanag at i-defend yung kanyang budget, ayan tuloy, namimiligro na baka kapunin mga kababayan sa budget, yung Office of the Vice President, ang may kasalanan dyan, si Inday. Kasi, alangan man, bigyan siya ng kwarta galing sa taxes ng ating mga mamamayang Filipino na lumalabas, mali yung kanyang pagastos. Di ba ba? Sabi ko nga mga kababayan, kahit sa bahay, kung yung anak mo na-spoiled, yung allowance sa eskwilahan, imbes gamitin sa kanyang pagkain at pangangailangan sa kanyang pag-aaral, ginastos sa ibang bagay, sa pagsusugal, sa paglalakwatsa, madaling sabi, winaldas. Alangan man yung magulang po na nagbibigay ng allowance, ito tolerate lang yung bata. Di ba? As a good measure ng tatay or ng nanay, babawasan yung budget para sa allowance, para hindi po may spoil. Kasi yung allowance po, halimbawa pa, mapera yung pamilya, pag hindi mo kinontrol po ang pagbigay ng allowance sa bata, hindi siya matututo. Di ba? Hindi matututo sa pagpapahalaga mga kababayan ng pinagpagura ng kanyang magulang. Yun ang punto rito po, in like manner, by analogy, yun ang gustong mangyari ng Congress. Tamang paggamit po ng pundo ng gobyerno. Dapat may accountability po tayo. Kasi nga po, hindi mo pera yan. O ngayon, rumisbak na yung Congress mga kababayan. Nagpa-presscon kahapon. At ito siya, House fires back. It's Sara Duterte with the scripted answers on Fan News. Inaakusa ni Sara na stick to the plan. Yan ang propaganda niya. Ibig sabihin niyang stick to the plan, may plano yung Congress na siraan siya. Scripted niya yung ginagawa ng mga congressmen. Sabi ng mga congressmen, siya niya yung may script. Yung binabasa niyang script, paulit-ulit lang. Sabi diyan sa balita, two leaders of the House of Representatives refuted Vice President Sara Duterte's claim
that the Committee on Appropriations was following a script during the deliberation of the proposed 2.037 billion budget for the Office of the Vice President for 2025. Sabi po ni House Majority Leader at La Union Representative Paulo Ortega V, it was Duterte who has scripted answers to the questions regarding her use of confidential funds and proposed budget during the August 27 budget briefing. Yung maiksing script nga niya na siguro hindi man siya yung gumawa noon, si Poa, hindi pa niya ma-memorize. Magsasagot siya gamit yung script, binabasa pa niya. Dalawang sentence lang yata yun. Hindi ma-memorize ni Inday. Nakakatuwa. Mapapaisip ka talaga kung si Inday ba abogado. Kahit po elementary grade po, pupil, siguro sa ilang basa ng mamimemorize mo na. Pero si Inday, hindi talaga mamemorize po. Kailangan basahin niya yung responsorial sum. Talagang mahina po. Malayong malayo. Walang brilliance, mga kababayan. Napakaigsing script. Hindi pa mamemorize. Eh, sabi po ni Congressman Ortega, meron po akong nakitang ma-script. Paulit-ulit po yung sagot niya. Binabasa niya yung script niya. Sabi po ni Ortega, kami po, wala po kaming script. Wala naman pong senaryo. Wala po namang wala pong ganon. Pero lahat po ng sagot ng Vice President, binabasa po yung script. Yun lang po masasabi ko. Basag na basag si Inday. Lahat ng mga akusasyon niya po, laging bumabackfire sa kanya. Ito po yung press conference kahapon. Kasama si Adyong, si Gutierrez, si Asidre, ito si Paulo Ortega. Pakinggan po natin yung press con. Third part ng video ni VP Sara Duterte. And she said there po na kaya hindi na rin siya pumunta po doon sa second hearing nga po ng kanyang VP budget is because gagamitin daw po yung kuwa findings sa pag-atake laban sa kanya. So po ulit-ulit po niya sinasabi na ina-atake raw po siya. And 90% nga ng mga tanong is confidential funds kahit wala na raw sa 2024 and 2025 yung CF sa OVP. And kahit wala akong kinalaman, I quote, doon sa mga observations ng COA, sinasabi nila na kasalanan ni Inday Sara yan. What's your take on that, sir? Ano pong komento niyo rito? Well, for first, no? Si Asidre muna. For first, kasalanan naman talaga niya. Correct. Because she's the head of agency. Yes. Whether it resulted in malfeasance or whatsoever, it is her responsibility and accountability to explain why these foundings, why these findings have been observed by COA. Wala, sino naman ang tatanungin namin? Tama po. Command responsibility. Abogado siya, hindi niya yan alam. Parang yung sa opisina, mga kababayan, the office of the vice president, opisina nga siya. Pangalawa, sa pinakang mataas. Siyempre, lahat ng nangyayari within her office, command responsibility niya. Siya ang responsible person. Kung ayaw niyang maging responsible person, di resign. Kung ayaw mo mag-assume ng responsibility kung ano yung mga kamalian or halimbawa achievement, o di bakit nandyan ka pa kahit sa maliit na opisina po? Di ba? Manager ka sa isang company. Lahat ng nangyayari dyan, dapat alam mo. Naging manager ka pa, kaya nga tiniwalaan ka ng may-ari ng company na maging manager. At kung anong kapalpakan na nangyayari within your office, it is your command responsibility. That simple. Yan ang sinasabi po ni Congressman Asidre ng Tingog Party List. Sino pa man ang tatanungin nila kung hindi yung head officer? Tama po? Hindi pwedeng magugas kamay si Inday.
Gusto niyang maghugas kamay. Yun ang mali sa kanya. She has to assume responsibility. Ang mali pang ginawa niya, wala man lang mga kababayan siyang pinadalang representative. Talagang binoykot, arap-arapang pangbabastos, pag-insulto pangbabastos sa Congress of the People ang kanyang ginawa. Tapos, sabi niya, no, kaya mali po yung mga argumento ni Sagi Party List Representative Marcoleta na dapat irespeto yung Vice Presidente. Sino bang di nagrespeto? At yung respect, mga kababayan, it is not demanded, it should be earned. And respect begets respect. Di ba alam natin yan? Nag-demand kayo ng pagrespeto, hindi man kayo marunong rumispeto sa kapwa. Yan ang trademark ng mga Duterte. Gusto nila sila yung nirerespeto lang. Pero sila, hindi marunong rumispeto sa kapwa. Yan ang mali po na natutunang pag-uugali ng mga Duterte. Hindi sila lulusot dito sa ating mga matatalinong congressmen. Ituloy natin, mga kababayan, ang sinasabi, ang paliwanag ni Asidre. Diba? Department of Education, Office of the Vice President, it is a matter of record that she is the Vice President. She is the Secretary of Education during that time. Diba? Wala naman kami, sino naman ang ituturo ng Kongreso? The second thing is, people have this misconception that when they go for the budget hearing, magpre-presenta lang sila ng magkano ang gagastusin namin, magkano yung kailangan ng department namin, ano yung priority. Hindi ho yan lang ang budget hearing. Although that's an important part of what a budget hearing is. Pansin po ninyo, ito po ang mekanismo ng Kongreso bilang mga kinatawan ng taong bayan para sabihin na ito ay susuportahan namin, ito hindi namin susuportahan dahil ito'y mahalaga para sa taong bayan. Tawag po doon power of the purse. Correct. It's the way we can somehow make our government agencies accountable. Diba? Hindi naman namin pwedeng turuan ang secretary of ng anong department kung anong gagawin niya. Hindi naman, we cannot impose ourselves on the executive considering the equal the branches, di ba? Branches of government. Kasi, we're all co-equal branches of government. But by exercising the power of the purse, we are able to hold the executive accountable. And that is not paninira, that is not politika, that is how the political process works. That is how a mature democracy works. Di ba? So, pumunta sila dito, sana hindi nila isipin na pagagalitan sila, pupolitikahin sila, sisiraan sila. Pinipersonal, mga kababayan ni Inday, yung kanyang trabaho na pag tinatanong, paninira na agad. Hindi ba pwedeng yung kanyang perception, tinatanong lang siya para ipaliwanag? Hindi man siya hinahanapan ng diferensya. Kung may nakalkal na diferensya, yun lang. Di ba? Hindi yung kasalanan ng Congress. Kasalanan niya yan. Kasi may ginawa siyang hindi tama. Yun po ang rason kung kaya po siya nagagalit. May tinatakpan siyang mga kamalian na in fact nadiskubre na ng COA. Ngayon, nagagalit siya sa Congress. Ba't ka nagagalit sa Congress na nagsabing mali yung paggamit, hindi man yung Congress, yung COA? Tama? Yun lang ang magiging basis ng Congress sa pagdidesisyon kung dapat pa ba nabigyan ng budget tulad ng nire-request niya ang Office of the Vice President or kailangan natapyasan kasi mali yung paggamit. Para naman po, hindi masayang yung taxes ng ating mga mamamayan. And that is the responsibility ng ating mga congressmen bilang sila ang nagbibigay ng budget. They have the power of the purse. Na parte siya ng bureaucracy sa isang demokratikong bansa. Yung checks and balances, ayaw niyang tine-check.
Gusto lang niya, mga kababayan, gumastos siyang gumastos sa gusto niya. E may rules po sa paggastos sa gobyerno. Kung ayaw mong sumunod sa rules sa gobyerno, lumabas ka sa gobyerno. Doon ka sa sarili mong kumpanya. Ikaw yung presidente, ikaw may-ari. Kung waldasin mo yan, problema mo yan. Tama? Pera mo yan. Kahit yung mga empleyado mo, hindi ka pwedeng pagsabihan. Kasi pwede mong sabihin, akin to lahat. Kung malugi ito, ako yung lugi. Although damay kayo. Tama? Yung mga empleyado. Pero sa gobyerno po, iba. Kung ayaw mong sumunod sa reglamento ng gobyerno, kasi may rules po tayo, may batas, pati sa paggamit ng kwarta, kasi nga hindi mo pera yan, umalis ka sa gobyerno. Mag-resign ka na lang as vice president. Tama po yung ating mga puntos, mga kababayan. Eh lang, may plano ka pa nga na mag-presidente. Gusto mo nang ilok-lok yung sarili mo, dinisignate mo yung sarili mo. In-appoint mo as designated survivor, hindi naman po maari yan na ganyan yung pag-ugali mo at kami, papayag kami na magsisweldo ng isang leader na tulad mo. Di ba? Ituloy natin, mga kababayan, ang press con. Kasi if you look at the proceedings, never naman kaming mga neophytes disrespectful sa kanya, di ba? Never naman. Correct. Kapag kahapon ng kasamahan namin, di naman namin pinas ang boses namin. Kami pa. Anang away po, kasi sila, yun ang kultura nila. Normal sa kanila yung mga away. Anang away po, tumaas ng boses, si Rodante, Marcoveta ay Marcoleta. Gustong i-railroad po yung budget hearing. Gusto, wala nang tanong-tanong, ipasa na kaagad. Hindi maari ang ganon. Buti kung walang nakita pong diferensya yung kuha. Yan daming na nakitang diferensya po. Million-million yung involved na pera po. Imagine, 73 million. Disallowed po. Parte ng 125 million na confidential funds. Ginastos ni Inday for 11 days. Eh di ba shocking, mga kababayan? Kung hindi mo siya mapagkatiwalaan sa maliit na bagay, paano mo siya apapagkatiwalaan sa malaking bagay? Di ba? Umiingi 2 billion plus. 125 million nga, hindi natin mapagkatiwalaan. 2 billion pa. Tama po ba? So, ito po. Pinasa ng boses kahapon eh. Diba? That is the important thing to consider. Pangatlo, dun sa, if you have to be technical about it, items in the budget of a two-year life. Now, part of examining your budget is understanding how previous budgets were spent. Correct. You can't totally absolve yourself na sasabihin, tapos na to. Diba? Especially if the life for that fund just ended. Like, when it was approved in 2022, so we have until 2023, end of 2023. So last year lang yon. So we are still within bounds to ask clarity on certain items. Correct. And lastly, no, public office is a public trust. Correct. We are not only by since hindi mo pera yan, Inday. But more importantly, pera namin. Commission. Nung sinabi ko kanina ni Inday Sara, wala akong sinasabing may nakuha, may nawawala. Although si Kuya may sinasabi na mayroong mali yung pagkagastos na pinapasa uli. And mind you, that's not kahapon naliwanagin ako. Hindi pala yun yung starting point. Yan na yung end point halos ng proseso. Kasi notice of disallowance na, meron ng pabalik-balik na papel. Hindi lang pala, may mga audit observation. Due process was observed until that point that a notice of disallowance. So kung sasabihin natin na wala naman siyang kasalanan by granted, no? By commission, definitely by omission. She has the ultimate accountability as head of those departments. Correct. Those are public funds
The public office is a public trust. Maikli lang, no? Thank you, Kong si Paulo Ortega na po. Enlightenment. Kasi andyan naman kami. We were very much present during the budget deliberations. Ako personally, yung mga kailangan kong itanong, natanong ko na. Narinig nyo naman po yung mga sagot sa amin. Narinig nyo naman po kung paano kami sinagot ng head of the department. Sabi ko nga, nung napag-uusapan kahapon yung tungkol sa tradition, sa courtesy, sinagot ko po yan na dapat courtesy begets courtesy. Yes. Diba? Ganun naman po tayo, tradisyon ng kaugalian po ng Pilipino yan. And ang gustong mangyari ni Inday, siya lang yung irespeto. Pero, hindi sila marunong rumespeto sa kapwa nila. Makita mo sa pag-ugali nila, mga kababayan, pati ng mga supporters, ang babastos, mga walang modo, maski sa pananalita po, kung bastosin yung ating Pangulong Bongbong Marcos, matindi. Kung manglait po, matindi. Ganon ang pag-ugali nila. Pero sila, gusto nila, irespeto sila. So tama, mga kababayan, nun sabi ni Paulo Ortega, respect begets respect. At makikita ninyo, during the deliberation, kung sino yung walang modo, kung sino yung hindi marunong rumispeto sa kapwa. Pero kita ninyo, yung ating mga congressmen, walang napikon sa ating mga congressmen. Tuloy lang sila sa kanilang pagtatanong. Kasi yun naman po ang dapat na mangyari. Masagot yung dapat na sagutin ng mga katanungan. Hindi yun para sa kanila. This is for the Filipino people kasi sila po ay mga representatives of the people. May preconceived ideas na kasi po yung belief ni Inday dahil nabiyak ng unit team na ang dahilan ng pagkabiyak ng unit team, hindi man po yung mga congressmen, hindi man po si Martin, ang pagkabiyak ng unit team siya at ang kanyang buong pamilya. Sino ba yung nang-away? O, diba? Sila nagsimula ng away. Sino bang nag-akusa? Ayaw tantanan yung ating Pangulong Bongbong? Sino ba yung nag-attempt, mga kababayan, na tanggalin si Martin Romualdez? Nag-ambisyon. Nang nabuking po, dinimot si GMA, na barkada niya, bigla siyang nag-resign sa partido. Tapos, tinawag niyang tambaloslo si Martin. So lahat itong mga nangyayari sa kanya, mga kababayan, siya ang may gawa at ang kanyang buong pamilya, ang trupa niya. Tapos ngayon, paawa siya, pa-victim. Pinoproject na siya ating mga mamamayang Pilipino, inaapi siya. Walang pang-api sa kanya. Ang umapi sa kanya, yung sarili niya. Lahat ito consequences sa kanyang mga maling ginawa. May kasabihan po tayo, what you sow, you reap. Kung ano yung itinanim mo, yun ang iyong aanihin. Nagtanim ka ng mabuti, mabuti rin ang iyong aanihin. Nagtanim ka ng masama, ito na ngayon, nagbunga ng masama. Sinasama ka ngayon. Consequences siya ng inyong mga actions. Parang si Pacquiao, bakit ba siya nakakulong? Anong rason gumawa siya ng kamalian, ng kalasuan? O di kulong siya. Di ba? Kailangan niyang panagutan. Ganun lang po ang buhay sa mundo. Gumawa ka ng tama kahit na may mag-akusa sa'yo na kung sinong tao, kung wala kang ginawang kamalian, tama yung ginawa mo, anong kakatakot mo? Pwede mo silang harapin. Ipag tumatakas ka, umiiwas, ibig sabihin, guilty. Tama? Ang ibig sabihin yan, may ginawa kang karumaldumal, kaya iwas pusoy ka. Ganun lang naman yan eh. Ang bawat actions po natin kasi, may corresponding reactions. May kasabihan dito sa amin po, sa Bicol, daing pangpang na daing kahampang. Yung pangpang ng river, lahat ng pangpang ng
ilog, may kaharap siya. Yan ang ibig sabihin. Kung i-apply natin sa buhay natin, ikaw, Anya, huwag kang masyadong nagmamagaling. Kasi isang araw, may makakaharap ka na mas magaling. Mas magaling sa'yo. May makakatunggali ka. Pag masyadong mayabang, ayan, sa sobrang yabang po ninyo, ito ka ngayon, daing pangpang na daing kampang, ito na ngayon ang nakatapat mo. The Congress, the power of the purse of Congress. Sinong sisisiin yan? Ikaw mismo ang sisiin mo yung sarili mo dahil sa pag-ugali mong masama. Di mo sila trinatong maayos. Asa ka pa na itatrato kang mabuti? Tama? Kaya tama itong sinasabi ni Paulo Ortega. Respect begets respect. Naintindihan na ninyo, mga taga-Naosog, mga Duterte. Ngayon, tuloy natin ang press con, mga kababayan. Sa tingin ko, para sa akin, dahil wala nga nasagot, wala kaming nakuha, ang tingin ko, hindi niya po kabisado yata yung pinopropose niyang budget. Baka hindi niya alam yung nilalaman ng budget niya. Kaya ganun na lang po niya kami sagutin, ganun na lang po yung mga, yung impression na iniwan niya, tapos hindi nga po nag-attend. Baka hindi niya kabisado o hindi niya alam nangyayari sa loob ng opisina niya, kaya nagkaroon ng mga ganun na problema, yung mga aum niya. Sinabi ko nga po during my line of questioning nung first. Alam niyo kung anong reading ko? Pinagtatakpan pa siya ni Paulo Ortega. Baka hindi alam. Alangan man hindi niya alam yung paggastos ng confidential funds. Hindi niya alam. Pero tingnan ninyo. Sa statement po ni Paulo Ortega, parang pinagtatakpan pa siya. Sinisave pa siya sa kahiyan na baka hindi niya alam. you see, mga kababayan? Pero sabi nga natin, at sabi ni Asidre, command responsibility, ki hindi mo alam, that is, sins by omission. Tama? Ituloy natin. Budget briefing. Na, yung 5 million nga na aum at hindi mo na apila o hindi mo na depensa o hindi mo na ibalik, may mga natatanggal nga pong mayor. May correct. Mga naalis po ng mga public officials dahil sa mga ganyan na problema. So seryoso? Baka hindi niya lang alam kung how her budget works or ano po laman ang budget niya. I think much has been said. Si Kong Judo already mentioned yung relevance of CNF. But for me po, I think really, especially in light of the question po, no, yung interview itself, I think she just refuses to take accountability for all that we are looking for in Congress in exercise of the power of the purse. So yan ang big sinasabi natin. Iwas posit, iwas posoy. Ayaw niya kasi na mag-take ng responsibility. Hindi man po pwede. Kung ikaw ay ayaw mo nang mag-take ng responsibility, so you have no right to become a leader. Tama? Ang matinong leader po knows how to take responsibility. Positive man o negative ang nangyayari, mga kababayan, sa kanyang opisina, he has to take responsibility. Tama po? So lalong hindi siya nararapat na maging leader. As vice president, lalo na sa pagkapangulo, dapat responsible official ka. O lalo nating nakikilala, mga kababayan, ang pagkatao ni Inday, na siya po unfit na maging leader po natin. Ang dapat na leader po, tulad po ni Martin Romualdez, marunong mag-take ng responsibility. Kaya tingnan mo, nandyan ang nakuha niya yung support ng napakaraming mga congressmen, pati nga yung minority. Saludo sa kanya. Yung mga anti-Marcos, anti-Romualdez, anti na yon. Ngayon, ina-accuse ni Inday na sinosupport daw yung minority black ni Martin Romualdez. At yun ang niya, malinaw na pagsuporta sa NPA. Ganun katindi po mag-ako sa Inday. Isabi nga natin, itong mga nasa minority black, may sariling mundo sila.
kung bakit sumang-ayon sila sa mga sinasabi ni Martin Romualdez, hindi na ngahulugan na sumapi na sila kay Martin. Kundi, naka-align lang kasi, nakita ng minority black, tama naman yung ginagawa ni Martin Romualdez. Di ba? Ganun po yun. Ngayon, pinalalabas ni Inday, nagsasabwatan yung Marcos Romualdez with the minority black, yung makabayan, at saka MPA. Nagsasabwatan po para ipin down siya. Conspiracy theory po. Naging conspiracy theorist si Inday po. Malabo pa sa sabaw ng pusit po yung mga pinalilitaw na theory ni Inday. Ituloy natin yung sinasabi ni Congressman Gutierrez. Kasi naman po, yung CIF na magit naman ni Kong Jude kung bakit we would think that she is responsible or should be responsible whether by omission or by commission. But to say that dahil lang po CIF yung topic of questions, I don't think that's true. Because precisely, during that hearing, I'm admittedly maybe 90% yung tanong tukol sa CIF kasi yun yung hot topic. We just received the notice of disallowance. We just received the core reports. And mind you, the dates were 2024. We couldn't have asked this in 2023. So this was the right time to ask these questions. Now, we went to have that first hearing. Nagtanong po tayo tukol sa CIF. Ayaw niya po sumagot. The next hearing, we prepared questions for 2025 naman. And again, tama si Kong Jude, 2023 kasama po yan. When you look at the NEP, 3 years po ang nandyan. You have the proposed 2025, you have the current which is 2024, and you have the actual 2023. So I think definitely within the bounds po nung hearing namin, we can exact questions about the utilization of 2023, which includes precisely yung subject of the audit report. Now, granted, ayaw nyo pong sagutin yan. We were prepared. I think individually, I was expecting some other cons to also ask about the CIF. Pero apparently, parang the opposite na. Parang 97% naman yung tanong is about 2025-2024 utilization. So, I think, given that, if she had appeared before us yesterday, she would have had the opportunity to talk about the budget in the future as she claims that she would. But with the interview na lumalabas, parang linilihis po eh. Correct. She just refuses to answer questions, whether man it is the CIF or whether it's about the actual budget proposed and used currently. So, I think that's my take po on the interview po and the timing of its release. Salamat po. Kita ninyo, very fair po yung sinasabi ng ating mga congressmen. Ito pa lang si Gutierrez, Congressman Gutierrez ng One Rider Party List, taga rito sa amin, taga Legazpi. Mga brilliant, brilliant minds, the young guns in Congress, mga magagaling sila, matatalino po, malayo po si Inday. malayo po. Tuloy natin. So on my part, this is how I look at it. Yeah, I'm satisfied because COA is not selective on rendering their decision, especially if it is borne out from their own findings. Na even nobody really is exempted from the scrutiny of how each agencies of government, regardless whether you're on top or you're the highest, you're not insulated from the COA assessment by way you utilize the fundings sourced out from the taxpayers' money. So I'm satisfied on that aspect. Kasi itong si Adjo nga po, mga kababayan, sabi niya sa isang interview, na kinausap niya pa si Inday tungkol sa sa budget. Kasi paano ko anya i-defend yung budget mo? Siya yung magi-sponsor po ng budget ni Inday doon sa plenary kung hindi mo ipapaliwanag kung paano mo ito ginastos. Siya yung sponsor. Siyempre, during the deliberation sa plenary po, kung hindi na i-defend ni Inday doon, paano niya i-defend doon sa plenary? Na ayaw na po magpaliwanag ni Inday, umiiwas na siya. So, kung halimbawa tapyasin yung budget niya, gawin na lang ang dinig ko po, over 1 billion pesos po yung tatanggalin. Kasi nga po, duplication lang ng servisyo ng iba pang agencies of the government tulad yung pamimigay ng medisina, medical assistance, yung magnegosyo taday, duplication ng sa dole, yung ayuda, duplication ng sa DSWD na pwede naman daw siya, sabi ni Congressman Abante,
na humingi ng allocation sa mismong ano, DSWD. Kilang pinopolitika niya, pati yung DSWD. You see? Gusto talaga ni Inday, siya yung humawak ng pera. E paano ibibigay sa kanya yung pera? Hindi na nga niya ma-justify kung paano ginastos. Kaya ito po yung latest sa Congress. House eyes over 1 billion cut in OBP budget for 2025. So talagang kakapunin po ng Kongreso kasi unang-una ayaw man mag-appear ni Inday. Inisnab na niya yung hearing. So, paano i-defend ni Adyong yung budget niya? Na ayaw siya na ano, ayaw niyang mag-appear? Tama? Paano ka bibigyan ng budget na yung humihingi, ang gusto niya, bigyan lang siya, pero ayaw niyang ipaliwanag kung bakit siya humihingi ng kwarta? Spoiled brat talaga po. Confirm, yung bata na pag hindi mo binigyan ng kwarta, nagwawala. Pag tinanong ng tatay, bakit naman kita bibigyan ng allowance na 15,000 a month? Hindi mo nga maipaliwanag kung paano mo ginastos. Imbis na magpaliwanag, lumayas. Yan mga kababayan si Inday. So, asa ka pa na yung tatay magbibigay ng 15,000 alawan sa batang spoiled? Siyempre, gagawin ng tatay. O sige, ayaw mo magpaliwanag imbis na kausapin mo ako, lumayas ka, di maghanap ka ng sarili mong allowance. Wala kang allowance ngayong taon. Magano ka, working student ka kung gusto mo. Ayaw mong pasakop sa authority ng tatay. Yon ang, in effect, yan po ang sitwasyon ng Congress. They have the power of the purse and they have the authority na magtanong kasi yung perang yan, pera ng ating mga mamamayang Filipino and they are representative of the people. So ito yung kinakagalit niya. Si Franz Castro, sabi dito, cites glaring mismanagement, COA disallowed expenses. The House of Representatives is planning to slash by half the 2 billion budget of the Office of the Vice President for 2025. Lawmakers noted the Commission on Audit has disallowed 73.2 million pesos out of 125 million in OBP intelligence funds that were used up in just 11 days in 2022. COA also flagged the Department of Education, which Vice President Sara Duterte previously headed, for building only 192 classrooms or 3% of its target of 6,379 classrooms last year. Kaya po yung sinasabi po ni Inday at ng mga defenders niya, na mga vloggers, na kahit zero budget na niya, magtatrabaho siya. Binigyan nga po ng napakaraming kwarta ang naipagawa niya, 192 classrooms lang. Asa pa kayo? Kaya tinawag ni Saldi ko si Inday na tamad. At hindi niya namin ayaan na lustayin niya yung pera ng bayan. Balibaliktad yung sinasabi po. Binigyan ka ng napakaraming kwarta, hindi mo na nagawa yung pinapagawa sa iyo. Pagkatapos ngayon pa sasabihin mo, you can work with zero budget. Pag binigyan ka ng zero budget, siguradong araw-araw, tulad ngayon, paninira ang maririnig sa iyo. Ngayon nga may budget ka, paninira pa rin. Pero sabi ng ating mga congressmen na yung personal services, para makapag-operate yung Office of the Vice President, hindi nila tatanggalin siyempre yon. Yung mga unnecessary expenses po, na hindi man parte ng mandato niya, yon ang tatanggalin po. Duplication lang kasi. Ito nga, kini-question ni Congresswoman Luistro. This is almost 65 million which were not properly liquidated with the COA. To the second concern, the lapses in inventory management. This is the same observation that we had in the budget of the Department of Education. How do we know
that this is not really a case of ghost delivery, let us be reminded by the controversy haunting pharmaceuticals in the provision on malversation under Article 217. I think it is more prudent that we leave Kalusugan Food Truck to the management and implementation of DSWD. You know, Loestro questions lacking documents, inventory lapses in OBP welfare programs. During the House Committee on Appropriation briefing on the proposed budget, Loestro asked the Commission on Audit to confirm whether the OBP failed to submit proper documentation for several welfare distribution projects. Matindi po. The question programs included the Pansarap Bonds pilot testing in Davao City amounting to 557,539. A similar pilot testing in Maguindanao costing 434,520 in various disaster relief and year-end food pack distribution totaling nearly 65 million. COA confirmed that documentation was lacking for these projects. Walang mga ano, dokumento po. Which Loestro pointed out as a failure in proper liquidation. Hindi niya maliquidate po. Loestro also raised concern about the OBP's Kalusugan Food Trucks Program, citing COA findings of mismanagement in food inventory. Issues included food items nearing expiry, missing items, and unventilated storage. Loestro suggested the program might be better managed by the DSWD to avoid potential issues of ghost deliveries, drawing comparisons to past controversies such as the Farmali scandal. Alam na, pag ghost deliveries, mga kababayan, kinobra yung kwarta, wala mang delivery. Madaling sabi, in short, corruption, pag nanakaw. Balikan natin si Adjong sa ganyang sinasabi. Nagawa ang COA yung kanilang trabaho. Now, similarly, ang trabaho din, mandato kasi ng COA yun under the Constitution. Ang mandato rin ng House of Representatives, as explained very well by Kong Jude and Kong Pao and Kong Rog, ay gusisiin yung budget na pinopropose bawat taon. Part of that busisiin really is to look at how we can comprehensively appreciate the budget that was given to a certain agency, how they utilize that, supported by the COA reports. Kasi importante po yung utilization, especially if the budget is continuing appropriation. Kasi hindi yung isang mga, in many cases po, ang mga ahensya hindi nila nauubos sa isang taon ang kanilang pondo. Meron pa talaga pong naiiwan dyan. Ngayon, mapapansin po natin, may mga programa po sa dating budget na minimaintain, na pinapropose sa darating po ng mga taon. So, ikukumpara po natin yan. So, pag ikukumpara po yan, pinag-uusapan po dyan yung utilization rate, pinag-uusapan po dyan yung effectivity ng pagbibigay ng pondo at paggagastusan ng pondo. At, of course, ang COA talaga magmamatter sa budget hearing. That's why we always look on to ano yung mga supporting documents para masabi natin na itong pondo na ito ay tagamit at kailangan pang pondohan. So, basically, if we focus on that, yung mandato ng bawat opisina, mandato ng bawat ahensya na ginawa ng gobyerno, wala po tayong rason para sabihin na ito ay pamumulitika. Ito ay isang sinyales na maganda at vibrant at strong ang mga ahensya ng ating gobyerno, especially on the principle of check and balances. Sana po doon na lang po ang angulo ang ating makita. So ginagawa lang yung mandato ng ating mga congressmen. Responsibility nila ito, trabaho nila ito, minamasama po ninday. Kaya pag hindi na siya mag-attend, deserve niya natanggalan, mga kababayan, ng budget. At ito ngayon yung pinopropose ng minority bloc. At tingin natin, justified po siya. Tama lang po. Tanggalan ng budget yung socio-economic program delivery ng Office of the Vice President.
Citing findings from COA, ito pong si Kabataan Party List Representative Raul Manuel highlighted the minimal disbursement of funds for crucial socio-economic programs. The Magnegosyo Taday program, for instance, sabi niya, used only 0.4% or 600,000 of its 150 million pesos budget in 2023, benefiting only 4 groups instead of the targeted 1,000. Meanwhile, in the pagbabago campaign issues such as the pre-signed forms by supposed student beneficiaries in unclear recipient guidelines raised concerns about the program's integrity and effectiveness in reaching its intended targets. Manuel criticized the OBP's inefficiency in providing services, contrasting it with a quick use of confidential funds. He suggested removing the OBP's socio-economic program budget, recommending that services be directly managed by the agencies. So sabi po ni Manuel, pinapakita nito na based on actual experience niya, ay inefficient ang pag-provide ng serbisyo ng Office of the Vice President. Pero then again, kung usapin sa confidential funds, iang bilis-bilis gamitin. Kaya nagagalit si Inday kasi yung mga kasalanan niya, sumingaw. Ano diba? Yung mga karumaldumal po na naganap. If I am to propose something concrete, ang isinusulong na natin ay tanggalan na ng budget yung socio-economic program delivery ng Office of the Vice President. Mabuti pa na sa ibang ahensya na dumiretso yung ating mga kababayan for services. Tama po, DSWD po. Ang gusto ni Inday po, siya yung humawak, nagsarili ng gobyerno, dinuplicate niya yung servisyo ng other agencies of the government para ma-justify niya yung paghingi ng kwarta. At pag hindi ibigay, galit siya. Hindi mo nga ma-justify yung tamang paggamit ng kwarta. Tapos galit ka. Eh baka nga makaso ka ng graph. Seryoso, may mga natanggal, sabi ni Congressman Paulo Ortega. Sa mga ganon, may mga mayors niya na natanggal sa ganyang ori ng sistema. Kasi ibig sabihin, talagang massive yung violation niya sa COA rules. And that is, you know, strong evidence sa kasong graft at pati nga impeachment po. Impeachable offense, yung graft in corruption po. O ngayon, sa issue ng impeachment po, na itanong dito sa press con, pakinggan nga natin kung may impeachment na sinusulong. As mentioned around Kong Franz Castro November 2023, ang sabi niya, quote, tuloy-tuloy lang yan, openly na pinag-uusapan ang impeachment. So, pinag-uusapan po ba talaga ito? Go, sir. Very simple, hindi po totoo yan. And in addition, I have heard talks of impeachment, but coming from her. We don't hear it here in Congress. I can guarantee you that po. So yung impeachment pala, yung naglalabas ng kwento niyan, siya man lang, narinig ko yan, kay Roque. Thank you. Next question comes from... Kaya rin Roque. Sa mga naganap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, PLDT, Aleco bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo, mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, international. Ito mga taga, mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas.
For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mahinam po ito sa mga pains at paninigas na mga kasukasuan. Ito po, Automax Regen Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengsha Red Mix Fruit Drink, hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa Goji Berry. Yung Goji Berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye, God bless.